Pinasinungalingan naman ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ang mga aligasyon ng korupsyon at katiwalian sa INC. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Mel, dito sa Central sa Commonwealth Avenue, naging tahimik at payapa sa buong maghapon. At tulad nga na nabagit mo, sa ating pakipag-usap kay Ka Edwin Zabala na tagapagsalita ng INC, iginiit niya na hindi nila kukonsintihin ang anumang maling ginagawa ng kahit sino pa sa kanilang mga miyembro, pero nilinaw niya na sa ngayon walang ebidensya sa mga aligasyon ng katiwalian sa INC. Hindi raw kukonsintihin na iglesia ang anumang mali na ginagawa ng kahit mataas pang opisyal o ministro ng kanilang relihiyon. Katunayan, sariling kadugong araw ng lider na iglesia ay pinarosahan at itiniwalag na. Madali lang daw magbintang, pero dapat daw may ebidensya naman. You made an allegation against an elder in the church, or in, for that matter, any member of the church. Where is the proof? Because the Bible requires that. And we are a religion. So we require it of anyone accusing anyone in the church. Ang aligasyong ipinupukol sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo ng mga dating miyembro at kapatid nila ay katiwalian daw. Itinuro ng ministro itiniwalag na si Isaiah Samson Jr. na ang general auditor ng INC na si Glicerio Santos Jr. o mas kilala raw sa June Santos ang inirereklamo nila. May kinalaman daw ito sa anomalya sa pagpapatayo ng Philippine Arena sa Bulacan. Sinubukan namin kunan ng pahayag sa Santos pero bigo kami. Si Zabala ang humaharap sa mga tanong ng media. Minsan pinag-usapan ang pagpapatayo ng Philippine Arena. Ayon kay BIR Commissioner Kiminares, bilang isang religious group ang Iglesia ni Cristo, tax exempt o wala raw buwis ang buong compound ng siyudad de Victoria kung saan nakatayo ang Philippine Arena. Maliban lang kung yari, meron kang ginawang commercial operation, yun part ng commercial operation, kailangan bayaran yun ng buwis. Pwede rin naman daw imbisigahan ng BIR ang sinasabi ng ilang miyembro ng INC, pero sa dami ng tao sa Pilipinas, no, sa dami ng pinagtutuunan namin ng pansin, syempre pag may reklamo, mas na spotlight 'yun, no. Pero otherwise, we can motu proprio investigate somebody. But I would not dispute what the BIR said. Kung 'yun ang rules nila, di patupad nila. All I'm saying is if that is an accusation against a minister, proof should be given. Hindi naman apektado ang ilang mga miyembro ng INC na amin nakakusap sa kontrobersyang kinakaharap ngayon ng iglesia. Wala raw epekto sa kanilang pananampalataya ang anumang naririnig nila ngayon. Sa iglesia na Cristo, kahit sino, basta nagkasala, didisiplinahin. Samantala, Mel, sa isang naunang panayam sa telepono ay giniit ni Ka Edwin Zabala na walang katiwalian sa INC at masusi raw nilang ino-audit ang lahat ng abuloy na pumapasok sa INC. Narito ang kanyang pahayag. Ang totoo, meron talagang departamento ang Iglesia ni Cristo na nakaukol lang sa auditing. Marapakatagal ng panahon. Kaya nga siguradong-sigurado kami na walang bahid ng katotohanan itong hinahabi nila. Mel, tinanong naman natin si Ka Edwin kung sakaling sa mga susunod na araw ay magpresenta ng ebidensya yung mga nag-aakusa. Ang sagot niya ay, we will cross the bridge when we get there. Pero hanggang sa mga oras ito, hanggang sa ngayon, ay wala pang napapatunayan sa mga aligasyon. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.